Hey guys, ito na po ang ating request na super and mega love shoutout. Just keep on watching guys. And also pag-uusapan na rin po natin itong dalawang bahay na ito na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at 250,000 pesos. So guys, ito na nga po ang ating pag-uusapan muna ngayon. Uunahin po natin itong 170,000 pesos. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang worth 170,000 pesos na pagpapagawa ng bahay ni Mr. Bas Gayandanang. Si Sir Bas po ay nakatira sa Sultan Kudarat. Ito po ang kanyang hometown at ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayon nga po sa binigay na details ni Sir Bas, na ang sukat nga ng bahay na ito ay 21 feet by 25 feet. Meron po siyang dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room or sala, at isang CR. So maganda-ganda na rin po ang size ng bahay na ito. And also guys, naka-steel trusses po ito at makikita nga po natin ang pagkagawa ng bahay nito is talagang sumunod sa magandang proseso at may mga poste, hindi nga katulad ng iba na naka-interlock lamang. Hey guys, ayon po kay Sir Bas, yung dalawang kwarto po na ang sukat niya is 10 feet by 12.5 feet. Yun po yung dalawang room. And then, and the rest ng mga sukat ng bahay is, yun na nga po yung sala, kitchen, and CR. So maganda na rin po. And also guys, makikita nyo, ito nga na at sineset na po yung kanilang steel trusses. And then, ayon nga kay Sir Bas, ang tawag nga rin po sa design na ito is Yolanda type. Or Yolanda design. Yung mostly nakikita po natin sa mga setup ng mga bubong ng bahay. And then ayan, at nakikita nga natin guys, at ang ganda na nga naman ng forma. So guys, ayan nga po at nakikita nyo at nagkakabing na sila ng bubong. And then ito na nga at nalagyan na rin ng pinakasanipa, yung pukulay puti na yan. So ayan na guys, nakita nyo na yung forma, yung tinatawag nila na Yolanda type design. So maganda nga at maporma siya at talagang nakasabay sa uso, lalo na kung meron pa itong terrace. And then ayan nga kay Sir Bas is pwede pa rin nilang itong dugtungan ng terrace pagka nagkaroon na ng budget. So once again, congrats po sa iyo Sir Bas Gayandanang from Sultan Kudarat sa inyong naimpundar na bahay na ganitong napakaganda at nakasabay sa uso. At anyo nga is ito ang tawag ay Yolanda type or Yolanda design. So yun nga guys, ayon din po kay Sir Bas, bali siya po ang tumayong foreman at kasama rin po siyang gumawa dito sa bahay na ito. So meron din po siyang mga tauhan na gumagawa rin. Of course yun na lang din ang binabayaran niya at mga pamapamangkin. And then yun nga guys, 170,000 pesos ang pagkakagawa ng bahay na ito ayon po sa binigay na details ni Sir Bas. Ayun nga guys, at nakikita nyo, buo na po siya at ito nga at as of now is nakatarin na po ang pamilya niya rito. And then lahat po ay siya na rin ang gumawa, yung grills and everything, pati nga yung sliding window is siya na rin po ang nag-install niyan. Bumili na lang siya para makamenos. Yan, ayon nga kay Sir Bas. So guys, ito tipid tips po galing po kay Sir Bas about po sa pagpapagawa ng bubong na nakausap ko din po siya noon. Na kung ganito pong klaseng design ng yero nyo about color roof and steel trusses po gagamitin is mas makakatipid po daw tayo compare po dun sa ibang mga design na bahay like 4 aguas, 2 aguas or kung ano-ano pa. Ito na nga raw po ang pinakatipid na setup dahil ito ay pwede mong gamitin ang 2x4 na C-par lens and then 2x3 na C-par lens then napahalang yung pinaka-screwhan. Compare po sa iba na like 4 aguas,
is kailangan mo pa raw dyan ng angle bar, kailangan mo pa ng C-channel, and mas marami pang C-par lens compare sa ganitong setup. And dito nga po guys, ang sabi nga na Sir Bas, is nung ginagawa niya ito, is piniliwanag niya nga yung pagkakalagay ng kanyang C-par lens is ganun nga ang setup compare sa iba, is mas makakamura tayo dahil yung C-par lens is yan po ang pinakamura na parte nung pagpapagawa ng ating steel trusses and color rope sa ating bubong. So napakagandang tips po nito, maraming salamat po Sir Bas. At the same time, ayon nga po kay Sir, is kayo pa rin ang masusunod dahil kayo ang nagpagawa nito. Ibinibigay lamang itong tips na ito na design, kung ito pipiliin nyo is mas makakamura kayo sa pagpapagawa ng bubong. So yun nga guys, ayon sa binigay na details ni Sir Bas, na ang sukat nga ng bahay niya is 21 feet by 25 feet. Meron siyang dalawang kwarto, kitchen and dining area, sala at isang CR. So yun nga guys, 170,000 pesos, labors and materials, kasama na po siya sa gumawa dito at meron nga po siyang mga ilan-ilan tauhan na kanyang pinasusweldo. So once again, congrats po sa inyo Sir Bas, and thank you po sa tipid tips ng pagpapagawa ng bubong na inyong isinyer sa amin. So guys, ito naman po ang ating pag-uusapan ngayon, ang worth 250,000 pesos labors and materials. At nakikita nyo naman guys, ito pa lang ang ating starting. Loob ng bahay ay napakaganda na po. Kita nyo pa naman, kisame pa lang is pang malakasan na. So guys, bali ang bahay na ito ay pinapagawa or pagmamayari ni Ma'am Gretchen Binoliraw Jamla. Si Ma'am Gretchen po ay from Lanao del Norte. Ito po ang kanyang hometown at ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayon nga po sa binigay na details ni Ma'am Gretchen, na ang sukat ng bahay na ito ay 21 feet by 22 feet. Ito po ay provision for 2 rooms. Meron na po siyang kitchen and dining area, living room, at isang CR. So, napakaganda na po ng size ng bahay na ito, and then provision for 2 rooms. And take note guys, at nakikita nyo nga, napakaganda ng kanyang ceiling. And yan nga guys, pag ito'y napinturahan, talagang makikita natin, bonggang-bongga ang loob ng bahay na ito. So guys, ayan nga, at nakikita nyo, naka-flooring na siya na wrap, and ready for the tiles na iyan. And then, yung kanilang walling is double wall po siya. And then yung ceiling at almost plywood nga po lahat ng ginamit dito, and sa labas is hardiplex. So bali ang type po ng bahay na ito is half concrete, half hardiplex, and half plywood. So yun nga guys, bali ang ginamit din po nila dito na window is sliding window. And then ayan, at nakikita nga po natin yung kanilang wall is naka double wall ng plywood, and then itong ceiling. So yun nga guys, tulad nga ng palagi kong sinasabi, hindi po ako magsasawa o kahit pa ulit-ulit, nasasabihin ko to na tunay nga na napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo kung saan napupunta ang pinaghihirapan ng pera, lalong-lalo na sa ating pagtatrabaho kung tayo ay nasa abroad ng matagal na panahon. Or kahit hindi ka man nasa abroad o nandito man sa Pilipinas, ang napakasarap talaga sa pakiramdam is napupunta yung pinaghihirapan natin, lalong-lalo na itong ating pinapangarap na bahay para sa ating minamahal na pamilya. So ito pa guys, isang maliksing mensahe na tulad nga na lagi ko sinasabi na kung ikaw ay nabiguman sa buhay, huwag kang susuko, huwag kang maglulukmuk lamang sa isang sulok, or huwag mo nang idadown ng gusto ang iyong sarili. Bagkus umahong ka, ipakita mo na kaya mong bumangon muli at ikaw ay mabubuhay na kahit wala man itong isang mahal mo sa buhay na nawala or nabigo ka man sa pag-ibig, ipakita mo na kaya mo. Na tulad nga ng palagi kong sinasabi, na sa paglubog ng araw sa hapon, ay muling sisikat ito sa umaga at may kakibat at may kasama itong panibagong pag-asa para sa ating pamilya. So yun nga guys, tulad ng sinasabi ko, patuloy tayong mangarap na magkaroon ng sariling bahay. Dahil ganito lamang din po ako noon, nalugmok at nabigo at hindi ako sumuko para sa aking pamilya at patuloy na nangarap. Hanggang sa ngayon po ay natupad ko na ang aking pinapangarap na bahay para sa aking pamilya. So yun nga guys, maraming salamat po. Sana na-inspire tayo sa kwento ng buhay na ito at sa kwento rin ng pagpapagawa ng bahay na ito ni Ma'am
Gretchen na worth 250,000 pesos at sa pagpapagawa rin ng bahay ni Sir Bas Gayandanang na 170,000 pesos. So guys, ikaw, kayang-kaya mo rin makapagpagawa nito basta't magtiwala ka lamang sa sarili mo, dedikasyon at lalong-lalong lahat, tiwala at tanging dasal sa ating puong may kapal. So yun nga guys, mega love shoutout sa ating mga kaibigan, Elisa Yumul from Egypt, Rem KSA from Kingdom of Saudi Arabia, and Kuya LJ Vlog from Ireland. And also mega love shoutout, Maricar Noveno from Malaysia, Jeff Jau, Lucia Cueto, McCoy Rans, thank you sa iyong pagbati, Philip Hanson Laganson, Science Vlogs, Celia Mapusaw, Zil Verano, Hugo Kawaling, Grace Vlog, Bakam Channel, Biyahe with Ariel, and mega love shout din po sa ating mga kaibigan Ophelia Dautil, Mami Tess Redilla, Jubilita Arellano, Luisa Gallego, and Mimi Sultani. So guys, sa mga hindi po na i-shout out, pwede po tayo mag-request sa next vlog natin. Just comment lang po and kung saan kayong bansa naroon o saan man sulok ng Pilipinas. So ikaw guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigan na si Mr. Guys. Happy 43,000 subscribers! Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless po sa ating lahat.